August 5 to 8 ng taong kasalukuyan, ginanap ang 6th Agriculture and Fisheries Technology Forum and Product Exhibition sa SM Mega Mall. Dito ay itinampok ang mga practical at commercial na mga teknolohiya sa larangan ng pagsasaka at pangingisda. Ito ay sa pangungunan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research o DABAR. Maliban sa exhibits ng mga makabagong teknolohiya, tampok din ng seminars at product demonstrations na pinangunahan ng mga eksperto mula sa DA attached agencies at staff bureaus, state universities and colleges, DA national and regional research centers, at maging sa pribadong sektor. Aming pagbisita, kami ay namangha at napabilib sa napakaraming mahuhusay na mga teknolohiya na itinanghal sa nasabing Technoforum. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. White Corn Rice Combo. Ang mais ay kilala sa paggawa ng produktong cornic, ang paboritong snack ng mga Pinoy. Ngunit sa Northern Luzon, ang mais ay itinuturing na staple food. Ito rin ay ginagawang alternatibo sa bigas bilang pangunahing pagkain. Dahil dito, ang Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center o CVARC ay gumawa ng bagong produkto sa pamamagitan ng paghahalo ng white corn at bigas. Ito ay tinawag na White Corn Rice Combo. Ang White Corn Rice Combo ay isang masustansyang kombinasyon na hindi lamang mabuti para sa mga matatanda, kundi pati sa mga bata. Sapagkat ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang kombinasyong ito ay nagtataglay ng mataas na lysine at tryptophan, mga amino acids na tinatawag na building blocks ng protein. Ang mga ito ay napakahalaga para sa growth and development ng ating katawan. Bukod dito, ang White Corn Rice Combo ay mainam para sa mga taong diabetic dahil mahaba ang digestibility nito. Ibig sabihin, unti-unti ang release ng mga sugar sa katawan. Maliban sa White Corn Rice Combo, itinanghal din ng CVARC ang kanilang improved citrus varieties na kanilang dinevelop. Isa sa mga ito ay ang Seedless Satsuma. Ilan sa mga magagandang katangian ng Seedless Satsuma ay ang pagkakaroon ng mataas na ani at magandang kalidad sa panlasa o ang tinatawag na good eating quality. Sa katunayan, ito ngayon ay popular na sa merkado. Bahagi ng programa ng Department of Agriculture ang pangangalaga at pagpapayaman ng mga katutubong halaman, kagaya na lamang ng sapinit o wild raspberry. Ang DABAR ay nagpondo ng isang proyekto upang makabuo ng package of technology para sa sapinit. Ito ay naglalayong pataasin ang produksyon at utilisasyon ng sapinit, hindi lamang para mapangalagaan at maprotektahan ang nanganganib na halamang ito, kundi para matulungang kumita ang mga mahihirap nating kababayan sa mga bulubunduking lugar ng bansa gaya ng Quezon kung saan matatagpuan ang sapinit. Gaya ng bignay at duhat, ang sapinit ay ginagawa na ring wine, jam, suka at iba pang mga produkto. Ang Eastern Visayas ay tinuturing na jackfruit capital ng bansa. Dito kasi nagmumula ang mga pinakamahuhusay na varieties ng langka. Ang Eastern Visayas Integrated Agricultural Research Center o EVARC ay patuloy na gumagawa ng mga pag-aaral para lalo pang mapaganda ang mga varieties ng langka sa probinsya. Ito ang nagbigay daan para makadevelop ng isang superior jackfruit variety na pinangalan ng EVARC Sweet. Ang EVARC Sweet sa kasalukuyan, ang tinuturing na pinakamahusay na variety ng langka, hindi lamang sa Eastern Visayas, kundi sa buong bansa.
Ang varieting ito ay kilala sa mga katangian nitong golden sweet at aromatic, maganda mamunga, malalaki at makakapal ang laman, at moderate ang latex. Ang Evyark Sweet ay rehistrado na sa National Seed Industry Council o NSIC, ang seed certifying body ng bansa na nagrekomenda rin na mainam ang Evyark Sweet para sa processing. Sa kasalukuyan, ang Evyark Sweet ay pinoproseso na rin at pinapackage sa iba't ibang produkto. Ang pinakatanyag ay ang vacuum fried jackfruit. Ang konsepto natin ng landscaping ay ang pagpapaganda ng kapaligiran sa pamamagitan ng paggamit ng mga magagandang halaman, bulaklak at iba pang mga elemento. Ngunit alam ba ninyo na pwede rin gamitin ang iba't ibang mga gulay sa landscaping? Ang tawag dito ay edible landscape. Konsepto na nabuo sa pamamagitan ng proyektong Technology Commercialization of Edible Landscaping na pinangungunahan ni Leonila Naranja ng University of the Philippines, Los Baños. Ang proyektong ito ay naglalayong ituro sa publiko ang makabago at creative na pamamaraan ng crop production. Ang pinakamabuti, habang napapaganda nito ang kapaligiran, ang edible landscaping ay nakatutulong din upang maibsan ang problema ng kakulangan sa pagkain. Nakakita na ba kayo ng palayan na palaisdaan? Ito ang teknolohiya na ibinida ng DeFarCar. Ang Rice Fish Integrated Farming ay isang sistema na kung saan ang magsasaka ay nag-aalaga ng isda sa parehas na lupain na tinatamnan ng palay o irrigated rice. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, ang natural na relasyon ng isda at palay ay napapagtibay. Sapagkat ang isda at ang palay ay mayroong tinatawag na symbiotic relationship o mutualism. Maliban sa sila'y nakatira sa iisang ecosystem, sila ay parehas na nakikinabang sa presensya ng bawat isa. Ang isdang inaalagaan sa ganitong klase ng rice fish integrated farming ay Japanese loach na tinatawag ding yuyu o dojo. Sa ganitong paraan, maliban sa kita sa palay, ang magsasaka ay may karagdagang kita mula sa isda. At hindi lang yon, ang magsasaka din ay mahihimok na sundin ang organikong pamamaraan ng pagsasaka ng palay. Sa makatuwid, nababawasan na ang gastos para sa komersyal na pataba at pamatay peste, napapangalagaan pa ang inang kalikasan. Marahil ay natatandaan ninyo na maraming benepisyo ang nakukuha mula sa oregano. Dahil sa patuloy na pananaliksik ni Dr. Estelia Tanyo ng Quezon Agricultural Experiment Station o CAES, Department of Agriculture, Region 4A, patuloy rin ang pagtuklas ng mga panibagong produkto mula sa oregano. Halimbawa, ang Oregano Plus. Ang Oregano Plus ay pinaghalo-halong oregano juice, luya, thyme, chamomile, bawang at lagundi. Ito ay isang natural antibiotic na tumutulong para patibayin ang ating respiratory system. Ito ay mainam para sa sakit na asma, sipon at ubo. Ito rin ay mabuti para sa sakit ng katawan at motion sickness. Ang colon cleansing herbs ay pinaghalo-halong oregano juice, psyllium, fennel, peppermint, celery, at acidophilus. Ito ay mabisa sa pagtanggal ng mga toxic waste sa ating bituka. Ang Rosemary Plus naman ay kombinasyon ng oregano at rosemary. Ayon sa pananaliksik, ang Rosemary Plus ay mahusay na lunas sa migraine, sakit ng ulo at katawan. Sa kasalukuyan, ang proyekto ay may sariling community-based nursery kung saan pinatutubo ang lahat ng herbs na ginagamit na sangkap sa lahat ng produktong ito. Ang proyekto rin ay gumagawa ng sariling organikong pataba para isustina ang produksyon ng mga halamang gamot. Kaya garantisadong ang mga produktong ito ay walang kemikal. Sino ba ang mag-aakala na pwede pang pakinabangan ng sapal? Ito ay patunay na may pera sa basura. Kailangan lang ng imahinasyon at pagkamalikhain.
katulad na lang ng Bicol Integrated Agricultural Research Center o BIARC na nakadiskubre ng biofertilizer mula sa pinagpigaan ng tangkay ng sweet sorghum, yung tinatawag na sweet sorghum bagas. Imbes na itapon, ang sweet sorghum bagas ay hinahaluan ng dumi ng hayop, trichoderma, at iba pang mga organic matters kasama ng compost fungus activator o inoculant. Pinabubulok sa pamamagitan ng rapid composting technology para makagawa ng isang bagong produkto, ang biofertilizer from sweet sorghum bagas. Ang biofertilizer na ito ay pwedeng ibenta ng hanggang 230 pesos per bag. Sa pamamagitan ng malikhaing teknolohiyang ito ng BIARC, ang mga magsasaka ay nagkaroon ng pagkakataong kumita, makatipid sa pamamagitan ng paggawa ng sariling fertilizer, at makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Ang Camarines Norte ay kilala bilang isa sa mga pinakamalaking producer ng pinya sa buong bansa. Ang Queen Pineapple, ang pangunahing variety na pinoproduce sa probinsya. Ang Queen Pineapple ay nagtataglay ng golden yellow at malulutong na hilatsa o laman na sadyang makatas at napakatamis. Sa katunayan, ang Queen ay tinaguri ang sweetest pineapple variety na patok ang lasa, kaya naman paborito ito hindi lamang sa probinsya, kundi sa buong bansa. Dahil dito, ang Queen Pineapple ay napili ng iba't ibang processors para sa kanilang pagpaproseso. Isa na rito ang Labo Progressive Multipurpose Cooperative. Ilan sa kanilang mga produkto mula sa Queen Pineapple ay ang Quench Pineapple Juice, Quench Choice Dried Pineapple, at iba pang desserts. Ang dahon ng Queen Pineapple ay pinoproseso din ng Labo Cooperative sa iba't ibang mga produkto. Una na rito ang Barong Tagalog. Ang pinya cloth mula sa Queen Pineapple ay nakapasa sa iba't ibang pagsusuri at quality standard ng Philippine Textile Research Institute. Ang inyong natunghayan ay ilan lamang sa mga teknolohiya na ipinakilala sa naganap na Technology Forum and Product Exhibition. Ito ay bunga ng pagsisikap ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research na matulungan ang mga maliliit na magsasaka at mangingisda, hindi lamang sa larangan ng produksyon, kundi maging sa larangan ng pagnenegosyo. Ang reason for conducting this event is actually to showcase technologies generated by our partner institutions, ano, na ito yung mga DA Regional Research Centers, BIFAR Regional Offices, yung state universities and colleges, even sa civil society groups. So pinapakita namin kung ano yung mga na-generate na technologies, pati mga produkto, para ganun ay magkaroon ng pagkakataon yung public, kung gusto nila mag-put up ng negosyo, gusto nila expand yung existing business nila. Basically, yun ang purpose why we conduct this 4-day event, yung Technology Forum on Agriculture and Fisheries. This event is based on yung mga technologies for different regions. And our department, as a marketing assistants, I think we will be working hand-in-hand with Director Nick to develop, enhance, and hopefully we can export all these products. Ang naturang event ay dinaluhan ng napakaraming tao mula sa pribadong sektor, mga negosyante, empleyado, pamilya, estudyante, at mga agri-enthusiasts. Mula naman sa publikong sektor, mga kawani ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Ang okasyon ay binisita din ni Naginang Evelina Escudero, may bahay ng dating kalihim Salvador Escudero III ng DA, at Ginang Madelina Panganiban,
wife of former DA Secretary Domingo Panganiban. Ang 6th Agriculture and Fisheries Technology Forum and Product Exhibition ay nagtapos sa isang simpleng closing program nitong August 8. Ginawaran ni Bar Director Dr. Nick Eleazar at Assistant Director Dr. Chody Solsoloy ang mga participants ng Certificates of Appreciation. Nagkaroon din ng awarding ng Most Unique Product na pinanalunan ng seaweed salad mula sa Bifar Caraga at ng Best Exhibit Booth na pinanalunan naman ng DA RFU 11 na siya ring nagwagi noong nakaraang taon. Para dun po sa mga hindi nakadalo at nagnanais makita ang mga produkto at teknolohiyang itinampok sa nasabing product exhibition, maaari kayong bumisita sa R&D Technology Commercialization Center. Ito po ay nasa tanggapan ng Bureau of Agricultural Research, RDMIC Building, Visayas Avenue, corner Elliptical Road, Diliman, Quezon City. Para sa karagdagang impormasyon, narito po ang mga contact details.